Tita, that's so unfair. Ako niya dapat yung mag-assist sa operation ni Senator Lavizares with Dr. Meneses eh. Kundi may palat, nagpabida na naman yung Annalie na yan. Tita, kahit kailan talaga, she always gets in my way. Zoe, the family chose Annalyn, so why don't you just accept that fact? But rant ka ng rant dyan. Why don't you divert your energy to the patients? Alam mo, you better stop whining because you sound like a kid na naagawan ng candy. Stop it! Pero tita, I want this case. Minsan lang magkaroon ng ganitong case dito sa Apex and this is the perfect avenue for me to show everyone that I can do it. Na mas magaling ako kaysa dun sa anak sa labas ni Daddy. Tita, please. Baka naman may magagawa ka. Kausapin mo si Dr. Meneses or even the family of Senator Lavizares. Sige na, para mabalik sa akin yung case. Zoe, hindi porke pamangkin kita. Pwede na kitang pagbigyan sa lahat ng gusto mo. Like I told you earlier, it's not enough na anak ka ng may-ari ng ospital na to. I mean, you have to prove your worth. Earn your spot in Apex. Work hard for it, just like what Annalyn did. Pero tita... Stop whining. Get out of my office. Now. Ano ka pala ni Senator Lavizares? Salamat talaga daw kasi tinanggap niyo po na kayo pumag-assist sa operation ng tatay ko, ha? Alam niyo ba, Dok? Nung nalaman ko na dito magpapa-opera ng tatay ko, kayo po ganun naisip ko. Lalo na nung nalaman ko po na nurse surgeon pala kayo. Alam mo, sa totoo lang, mahirap talaga yung case ng tatay mo. Pero I accept the challenge. It's an honor din na napili mo ako, kaya thank you, ha? Kaya promise ko sa'yo, gagawin ko lahat para maging successful yung operation niya. Salamat talaga, Dok. Ikaw, kamusta ka? Kumakain ka na ba? Opo, Dok. Very good. Na-inspire niyo nga po ako eh, nung kinausap niyo po ako. At naisip ko rin po na tama po kayo. Kung ang tatay ko nga po, ayaw niya sumuko sa sakit niya, ako pa kaya? Lalabanan ko po ang inside demons ko para sa daddy ko. Very good! Proud ako sa'yo. Napaka-strong mo, Bridget. Doc, you really are a good and kind-hearted person. Alam kong hindi ako nagkamali na kayo po ang pinili ko. Sige po, Doc. Balik na po ako sa tatay ko. Baka nabahala ko na po kayo. Sige. Salamat po, Doc. Sip-sip ka talaga. At ano naman yung pinakain mo kay Bridget para masulit sa akin yung case ko? Well, pinakain ko siya ng burger kasi nahihilo siya nun. Pero wala akong sinusulot na case sa'yo kasi kusang binigay sa akin yon. Ang sabihin mo, sip-sip ka lang talaga. At gagawin mo lahat para lang magpabida. Kahit nakakasagasa ka na ng ibang tao. Siguro nag-research ka, no? Kaya alam mo anak siya ni Senator. At kaya ang bait-bait mo sa kanya ng games. Alam mo, Zoe, hindi ko na problema kung na-insecure ka at napaparanoid ka. At alam mo kung ano binigay ko sa kanya? Kabutihan. Yun yung di mo nabigay sa kanya bilang team leader niya eh. Hindi mo nga siya pinuntan sa clinic nung tinakbo siya doon. Kaya tama ako. Hindi sapat yung galing at skills lang para maging successful sa career na to. Kailangan gamitin mo rin yung puso mo. Ba't di mo kaya i-try? Ay, wait. Feeling ko inaalikabok na yan sa dami ng galit na tinatago mo dyan. Alam mo, magpo-opera ka.